Mga peeps, kumusta? Nandito tayo sa second episode ng aking 6 years anniversary ng breast cancer journey. Katulad na sinabi sa inyo, pupunta tayo sa mga maaari tayong mag-heal. So, itong ating episode 2, pinangalanan ko The Crusader Rider. Kasi diba nagmumotor nga ako, tapos ipapashare ko kayo kung saan pwede tayong mag-heal. So, sa mga aking manonood na sumusubaybay, yung mga bedridden dyan, mga nakahiga, hindi na makalakad, nandito tayo ngayon para makapag-request kayo, makapag-wish, para gumaling, at sabay-sabay tayo. Pero dapat happy lang ha. So, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Tama-tama yan, para sa atin. Ito ang National Shrine and Parish of Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Minyahe ko yan ha, para sa inyo. Dito makakapag-wish kayo. Dito makakapag-request kayo. Bakit nga ba dito? Kasi ito daw ay merong miracle water. Meron siyang mga santo na nagbibigay ng miracle. Marami nang pinatunayan to. Kaya tara, let's go! Ito tayo ngayon sa National Shrine and Parish of Divine Mercy. Dito sa Marilao, Bulacan. Siyempre, makikita nyo, napakaganda simbahan ito. Bakit ba pinapaganda ng pari ang simbahan? Para dumalaw kayo. Para dumalaw tayo. Pero kayong mga bedridden na feeling nyo wala na kayong pag-asa, meron pa yan, no? Kaya nga tayo nandito sa simbahan. So, tignan nyo yung simbahan. Napaka-solemn. Diba? Napakaganda. Ayan. So, pupunta tayo sa mga kasuluk-sulukan ng parish na to. Ng simbahan na to. Kahit anong religion mo, pwede. Huwag kang mag-iisip na iba ang religion mo, ha? Kahit ano. Basta, hangkat pwede kang humiling, humiling ka. Pwede ka nga humiling sa star. Pwede kang humiling sa mga flowers, di ba sabi ko? Pwede kang humiling sa moon, di ba? Lahat yan, iniisip ko na. Para lang gumaling. O, di ba? 6 years na ako. 6 years! Kaya kayo, tignan nyo mga pupunta natin. Ito si Mama Mary or Virgin Mary. Ayan yung flowing water. Kita niyo yung tubig, di ba? Oh, yan. Holy water yan. Bukal yan. Eto. Nakikita niyo. Mag-pray ka. Humiling ka. Ito naman ang Divine Mercy. Yung tubig na yan ay blessed. Flowing yan. Kumuha ako dati. Nagpunta na ako dito eh. Kumuha ako ng tubig dyan. Ininom ko. Siguro way back 5 years ago. Nung nasa proseso ako ng gamutan. Nagilamos ako dyan ng tubig. Para sa kagalingan. So kayo, ang gagawin ninyo, mananalangin kayo dito sa mga pinupuntahan ko. Thank you.
Oh, break muna tayo kasi may ikikwento ako sa inyo eh. At ito yon. Opis! Katulad ng ginagawa ko ha, magkikwento ko sa inyo katulad ng first day ng aking 6 years anniversary ng breast cancer journey. Yung July po. Ngayong second episode, The Crusader Rider, kwento pa rin ang gagawin ko. Pero syempre, no, makikita nyo yung mga video ko na kasama kayo sa healing process natin. So, umpisahan natin yung araw na nakilala ko yung aking unang oncology sa lung center. Pagpasok mo sa kwarto niya, ikikwento niya sa inyo yung proseso na gagawin sa'yo. Sasabihin sa'yo na kailangan mo ng 8 cycle ng chemotherapy, 25 session ng radiation therapy, at yung 18 session ng Herceptin, hormonal ano yata yung treatment, no? Pagkatapos, sasabihin niya sa'yo, so, siyempre, pagbibigyan ka niya ng payo, anong gagawin, saka yung presyo niyan. So, siyempre, habang nagkukwento, nagsasabi yung doktor mo, ayun, experience yun siguro yun, no? Buti na lang may kasama ako. Kasi, wala na ako naririnig. Hindi ko na naririnig yung doktor after nasabihin niya sa akin yung mga sessions ko. I mean, di ba? Parang matutulala ka na lang. Eh, siguro kayo din natulala na lang yung sinabi ng doktor sa'yo na yung mga gagawin sa'yo, no? At yung presyo na gagawin sa'yo, eh, no? So, ang narinig ko na lang, puntahan mo yung ibang doktor mo. Actually, kasi, kailangan ko magpatingin tungkol sa dugo ko, tungkol sa OB-GYN ko, no? Eh, kasi nga, reproductive system yung sakit ko, eh, di ba? At, ngayon nga, nung lumabas kami ng room ng doktor ko, sabi ng ate ko, tara na. Okay, so lakad kami. Akala mo, okay lang ako eh, no? Lakad. Alam nyo ba? Sabi ko sa ate ko, wait! Sandali. Hihinga lang ako malaling. Sabay naupo ako sa sahig. Well, wala namang magagawa yung panlulumo natin eh, di ba? Pero sabi ko, hinga lang ako ng malaling. Kasi may pupuntahan pa akong doktor ng OB-GYN, doktor sa dugo, doktor sa pulmo. Alam mo, mayaman ako eh, no? Mabuti na lang nandun ang kapatid ko para sa lakarin yung mga bayarin ko, no? Puro utang na eh, no? Alam mo, mayaman ako? Hindi rin. Salamat sa mga guarantee letter. At, syempre, salamat din sa mga kaibigan niya. Siyempre ng mga kaibigan ko din. Kaya, for life na yung aking pasasalamat. Di ba? So, okay. Tingnan nyo yung mga video natin dito, ha? Kasama to sa healing process. So, may nagsabi pala sa akin, no? 6 years na ako. Magaling na ako, actually. So, kaya kayo, kung nag-umpisa pa lang kayo, gagaling kayo. Sipin nyo yun ha, gagaling kayo. Okay, so, tignan nyo na yung mga video natin. Ito ang sagradong lugar. So, sa gilid nyan, meron tayong candle na paglalagakan. So, sa ngayon, magpe-pray muna tayo. Dito, sagrado tong place na to. Bawal ang nakachinela, so nakasapatos dito. So, it's very solemn. So, samahan nyo ko sa pagdarasal. Alam nyo bang naiyak ako nung nasa loob ako niyan? Parang may something na humipo sa akin at na-touch ako. Eto naman, yan, nakapagpanalangin din kayo.
Siyempre, katulad ng ginagawa natin, simula ng ating episode 1, magsisindi tayo ng kandila para sa ating mga wishes at request ninyo para sa paggaling. Sasabi ko nga sa inyo, sabay-sabay tayo dito, no? So, apat ang sisindihan kong kandila. For donations lang to. So, baala ka na kung magkano ibigay mo. Pero syempre, no, hindi ka mangungripot dito. Kasi para naman to sa simbahan, eh. Diba? Dalawang kulay lang ng kandila ang meron sila dito. Pula at puti. So, I think yung pula ay para dun sa ating soul, good health, and wishes. No? Yung puti naman para sa good spirit, soul, and yun nga, kagalingan na rin. So, eto na ha, magwi-wish na kayo at magre-request na kayo para sa ating paggaling. Tayo sa ating pamamasyal kasi magkukwento pa rin ako sa inyo eh. Diba nga, pinangalanan ko ang title natin ng episode 2 na The Crusader Rider. Bakit nga ba? Kasi po, ako po ay nagdo-drive. Pangalawa, krusada eh. May dahilan na ang aking paggawa o pagdo-drive o pagmumotor, pamamasyal, pagpunta sa simbahan. May dahilan na, kaya may krusada na ako. Ganun yata talaga eh, kapag ka ikaw ay nakasurvive sa sakit o nakasurvive sa aksidente, gustong-gusto natin i-share sa ibang tao yung miracle na naranasan natin. Diba? Ang tawag din na doon, cancer awareness. Diba? Or breast cancer awareness. O kaya for safety. Diba? Para may matutunan din sila sa experience natin. Hindi lang yon, syempre yung krusada ko, ipasyal kayo at bigyan kayo ng miracle sa mga video. So, syempre, yun ang isi-share ko sa inyo. Yung manalangin kayo, yung mag-wish kayo. Di ba? Saya-saya nun, di ba? Oh. Alam niyo ba, 6 years ago, matagal na ako nakapag-post dito sa YouTube at sa ibang social media. At may mga estudyante nakakita ng video ko. Kinontak nila ako sa isang social media at hindi kung pwede akong ma-interview. Siyempre, no, krusada ko na nga ito eh. Isishare ko talaga sa kanila kung ano yung gusto nilang malaman. So, nakatulong ako sa project nila sa school. Diba? Yan ang isa sa mga krusada. Gusto nating i-share ang miracle. Gusto nating i-share ang tulong kasi yun ang natanggap natin. Ipapasa lang natin. Kaya naman, 5 years from now, in-expect ko na kakamustahin niyo ako o kaya magpo-post kayo dito sa aking YouTube. Siguro naman meron YouTube pa, no? Ang panahon ng 5 years, no? At kakamustahin niyo ako, sasabihin niyo sa akin na, hey, Car Miracle, buhay pa ako. Car Miracle, may miracle nga talaga. Car Miracle, magaling na ako. Yan. Aasa ako sa inyo yun, ha? Kaya itutuloy natin ang video ko para sa ating kagalingan. Tuloy-tuloy na ang ating kagalingan. See you! Peeps, katulad ng ginagawa natin, papasok tayo sa mga souvenir items na pinupuntahan natin simbahan. Mamimili tayo ng quintas, ng rosary, ng mga pamphlets na dasal. So, kasi mahilig ako sa quintas na may pagka-ethnic eh. So, yan. Siyempre, dadalhin natin yan dun sa holy water. Yung flowing holy water para ma-bless. Dito yon. Ito ay nasa tapat lamang ng souvenir items. Nagmimisa din sila dito. At yung gripo na nyan, yan yung flowing water.
Spring water yan. Bless yan. So, yung mga items na binili ko, syempre, aalisin ko sa plastic. Tapos, binasa-basa ako. Yung rosary na kahoy. Yung quintas na kulay itim yung kale. So, mahilig ako sa mga ganun-ganun eh. At meron din akong binili na gustong-gusto ko. At napakaswerte. Para sa akin, at swerte sa akin yung ganung style na pendant eh. Ito yun. Yung kaso gold siya, tinanong ko doon sa sa teller naman na kung pwedeng basain, pwede naman daw, kaya eto, pakikita ko sa inyo, ha? Ayan, tinatanggal ko lang sa plastic para ipakita sa inyo yung gold na quintas. Isa, eto yun, gustong-gusto ko tong pendant na ganito eh. Mother and child. Swerte sa akin yan. Yan. So, pabasain natin yan ng holy water para mabindi siya na magkaroon ng good spirit sa mga items. Diba? Para sa ating paggaling, para sa aking paggaling, eto na yon. Oh, peeps, okay na tayo, ha? Kaya lang, pasensya na kayo, ha? Isang simbahan lang muna tayo. Total naman, marami kayong naibigay na wishes dito, di ba? Yung sa candle, yung kay Papa Jesus, at yung kay Divine Mercy. So, sana makatulong ito sa inyong paggaling. Okay? So, peeps! Thank you very much for watching. This is our second episode, The Crusader Rider, ng ating 6 years anniversary ng breast cancer journey ko. So, see you on my third episode. Thank you, guys!